Magandang araw. Magandang araw, brother. Ako si Brother Dan. Ako ay isang De La Salle brother. Galing ako sa Residencia De La Salle. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang Residencia De La Salle? Hindi po. So matatagpuan ito sa Cavite. So ngayon ay buwan ng Pebrero. So anong pinagdiriwang natin sa buwang ito? Brother. Yes. Ano po? Buwan ng mga puso. Okay. Buwan ng pag-ibig yan. Okay, tama kayo, no? So ngayon ay buwan ng pagmamahalan at buwan ng puso. So kapag ganitong buwan, pinag-uusapan natin ang mga love life. Tama ba? Opo. So kayo, anong mga hashtag hugot nyo sa buwang ito? Opo, brother. Ang hashtag hugot ko po ay parang hashtag English. Ang pagmamahal ko sa aking magulang ay komplikado, ngunit walang katumbas ng kasiyahan. Ako naman, brother. Ang hashtag love life ko ay parang pagmamahal ko sa mga kapatid ko. Parang chemistry lang. Kailangan may tamang formula para maganda yung bond naming magkakapatid. Para naman po sa akin, brother, ang pagmamahal ko sa mga kaibigan at kaklase ko ay parang hashtag trigonometry. Kung ang angles nga special, sila pa kaya. Wow! Cheesy! Ang lalalim ng mga hashtag nyo, ah. Brother, paano nyo po pinapakita ang pagmahal nyo sa mga taong ito? Okay, bago sagutin yan, kayo, paano nyo ba pinapakita ang pagmamahal mo sa pamilya mo, sa kapatid mo, o sa kaklase mo? Ako po, brother, pinapakita ko ang pagmamahal ko sa aking mga magulang sa isang simpleng paraan na pagiging laging nandyan sa tabi nila, lalo-lalo na sa panahon ng pagsubok. Ako po, brother, may papakita ko pong mahal ko mga kapatid ko sa simpleng paraan na pagtulong sa homework o kaya pagtitimpla lang ng gatas. Okay. So, sa akin naman po, brother, like last week po, yung friend ko po kasi broken-hearted, kaya binigyan ko lang po siya ng simpleng payo para naman kahit papaano makatulong ako sa kanya kahit ano, malito paraan. So, tama yun, no? Ang pag-ibig ay pinapakita natin at ipinadadama, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, sa mga konting gawain, at sa pagsuporta sa ating mga pamilya. Katulad ni St. La Salle nung nagpapari pa siya, namatay ang kanyang ina. So, bilang kuya katulad mo, siya ay bumalik sa mga kapatid niya para alagaan. Nung kaya na mabuhay ng mga kapatid niya mag-isa, siya ay bumalik sa una niyang pag-ibig na ang pagpapari. So, sa tingin niyo, ano ang malalaking sakripisyo sa buhay ni St. La Salle? Pinakamalaking sakripisyo na ginawa ni St. La Salle ay ang pansamantala niyang iniwan ang kanyang pagpapari. Ako naman po, yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa niya ay yung pagbukas ng bahay niya para sa mga teacher na para bigyan sila ng mga mahalagang aral. Para naman po sa akin, brother, binitawan niya ang kanyang mga kayamanan upang ialay ito at makatulong sa mga mahirap. Okay, so tama kayo. Kayo ba, meron din ba kayong mga sakripisyong ginawa sa mga buhay niyo? Brother, nung last week po kasi, parang sakto lang po yung baon ko po para po sa akin. Pero nung nakita ko, mas nangangailangan po yung aking klase, mas pinili ko na lang po ibigay yung baon ko po. Ako naman po, brother, sa tingin ko, ang isa sa pinakamahirap na desisyon ginawa ko, ay nung bata po kasi ako, nagkaroon ko ng problema yung aking magulang. Nag-decision po sila na mag-rely at pareho ko pong sila mahal pero mas pinili ko pong sumama sa aking kid. Pero, taus-puso nyo bang pinili yun? Ako. So, ganun din si St. La Salle, no? Na siya ay isang tunay na halimbawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagsakripisyo niya sa kanyang pangarap para makapaglingkod sa mga ibang tao. Bro, kayo po ba?
Ano po ba ang pinakamalaking sacrifice yung ginawa niya po habang iniisipan niya pong mag-graduate? Tulad mo at ni St. Lasal, meron din akong sacrifice yung ginawa. Kasi ako ay isang physical therapist. At meron akong oportunidad na magtrabaho at kumita ng malaki sa ibang bansa. Dahil ako ay tinawag ng Panginoon na meron siyang malaking pangarap at pag-ibig sa akin, at ito na rin ang aking misyon bilang isang brother. Brother, dahil ito po yung misyon niyo, may oras ka pa po ba para sa sarili niyo? Meron pa rin, pero mas tinutuon ko ang oras sa paglilingkod sa ibang tao. Bro, bilang isang brother po, maaari po ba kayo magkaroon ng kasintahan? Mark, hindi. Kasi meron kaming vows o pangako na magiging tapat kami sa aming mission. Bro, kung meron ka pong isang hugot line sa pagiging isang brother, ano po yun? Siguro ang magiging hugot line ko will be hashtag share your passion. Bakit naman po? Kasi kung wari katulad na nangyari sa inyo, maaaring ibahagi ng tao ang naramdaman nilang pag-ibig din sa iba. Lagi nating tatandaan na ang love life ay makikita sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating kaklase, at higit sa lahat sa ating Diyos. At kaya ngayong araw ng pagmamahalan, taus-puso nating ibigay ang ating oras sa minamahal natin. Ako si Brother Dan at ito ang aking kwento. Maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat.